lumapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan ating purihin nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating ipagdiwang at alalahanin ang mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. At hilingin nating matuto rin tayo sa naging paninindigan nila. Yung paninindigang hindi lamang ito ng kailanganin na nilang ibuwis ang buhay nila. Ito'y yugto lamang ng pag-aalay ng buhay, ng sukdulan. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, siguradong nag-aalay na rin sila ng kanilang buhay para sa Panginoon. At yun ang dapat nating matutunan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, isama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinilagam mo ang sambayan ng Kristiyano ng Roma, ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Ipagkaloob mong kami patatagin sa magiting na katapangan, sa pakikipagtunggali, sa pagsubok, at magalak kaming lagi sa maasahang tagumpay. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, asama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Saray ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo." Nagpatirapang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na? At si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na?" At sinabi ng Diyos, "Mabuti pang si Ismael na ang iyong kalingain at pahabain ang buhay." Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak. Wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan.
ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na nasa Diyos ay may takot. Ang maalab na adikay, sumunod sa kanyang utos. Siya'y magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya'y. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tatanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Kinuo, pika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, pili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa serdote pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo na pagbaba ni Jesus sa bundok ay sinundan na siya ng napakaraming tao. Sigurado ko, halos lahat sa mga taong ito'y gustong papansin sa kanya, gustong makahawak sa kanya at mahawakan siya o mahawakan niya, gustong mapagaling niya, gustong makausap siya. Hanggang sa sinabi nga dito ni San Mateo na isang retongin ang lumuhod, nagpatira pa sa harapan ni Jesus at nagsabi, Ginoo, kung nais po ninyo, mapapagaling niyo ako. Sinong mag-aakala na sinabi dami ng mga tao, itong may ketong na ito ang makakakuha ng atensyon ni Kristo nang dahil lamang sa simpleng ginawa niya, lumuhod lamang sa harapan ni Jesus at nagsabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Dahil sa simpleng mga ginawa ng ketong ito, isang himala, isang milagro ang nangyari sa kanya nang sabihin na ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Dito po natin makikita, small things matter to God. Little things are important to God. O hindi po ba, ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ay ganito, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito ay may gantimpala sa akin. Isang basong tubig lang, gantimpala ay ibibigay sa nagbigay niyan. At di po ba't sasabihin din naman daw ng mga hinirang, yung mga mapupunta sa kalangitan, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at kay aming pinakain?
Nauhaw at kayo'y aming pinainom. Nabilanggo at kayo'y aming dinalaw. Nagkasakit at kayo'y aming inalagaan. Walang damit at kayo'y aming binihisan. Which for me ay other words for Lord. Di kami makapaniwala. Nagbigay lang naman kami ng kaunti. Nagbigay lang naman kami ng ilang pirasong damit. Minsan lang naman kami na dalaw. Napakaliit na bagay. Pero yung bagay na ito na ginawa namin sa tingin namin ay maliit, napakalaki ng kapalit. Langit. Because small things matter to God. Kasi naman, yung mga small things na yan, na mga ginagawa natin out of love, especially kung daily, consistent, they reveal many things about us. So much about us, our character, our love, our concern for others. Sabi nga po ng sikat na painter na si Vincent van Gogh, great things don't happen by impulse. It is a series of small things brought together. Yung simpleng pagluhod at pakiusap ng may mapagkumbabang paraan nung ketongin sa ating ebanghelyong napakinggan would reveal na mababang loob siyang talaga. Would reveal na naniniwala siya sa Diyos na makapagpapagaling sa Kanya. Yung simpleng pagbibigay natin, hindi dahil may camera, kundi dahil naawa talaga tayo sa kalagayan ng isang tao, would reveal. Mapagbigay talaga tayo, maawain talaga tayo. Yung hindi tayo kumukuha kahit ng mga simpleng bagay sa opisina, mga bagay na hindi sa atin, pinagtatanong natin kapag feeling natin ay nawala ito, sa nagmamay-ari nito, would reveal na tayo'y honest talaga. Kaya let us always be faithful in small things because they could be a manifestation or even a start of great things. Diba't ang Panginoon mismo ang nagsabi, sino mang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din naman sa lalong malalaking bagay. Hindi ba't dati nauso yung expression na maliit na bagay? Maliit na bagay. Na kung i-apply po natin sa pagbibigay, pupwedeng ang ibig sabihin nito ay, obviously, yung ibinibigay ng nagbigay ay maliit na bagay lang para sa kanya, pero malaking bagay sa kanyang binigyan. Kasi nga po, from the standpoint ng binigyan, hindi naman yung simpleng bagay lang eh. Kundi yung sinisimbolo ng simpleng bagay na yan, na naalala ako, na nararamdaman niya yung paghihirap ko, concern siya sa kalagayan ko, yun yun eh. Kaya yung maliit na bagay, malaking bagay yan. Dito po madalas magkaaway o magkatalo. Minsan may nagkakahiwalay pang mga mag-asawa. Kasi madalas lang naman ha, ang hanap ng mga babae ay yung mga simple acts of or gestures of love, of affection, of kindness mula sa kanilang mister. Yung malilit na bagay pero consistent, araw-araw. Basta may mga malilit na bagay na pagkaparamdam ng pagmamahal. Sila mister naman, ang style niyan madalas ay yung mga malaki at bonggang-bonggang pagkaparamdam ng pagmamahal. Bibigyan ng pera ang asawa, malaking halaga, pang isang linggo, pang isang buwan. Kaya madalas mag-aaway, hindi mag-abot. Kasi yung na-expect ni Mrs. ay hindi na ibibigay ni Mr. Magkaiba ng paraan. Now, mga lalaki, while I can side with you as regards this, on account of sasabihin ko, ganun ang paraan ng pagparamdam ninyo o natin ng pagmamahal eh. Kung sana hey, tinatanggihan, eh pag nagbigay kayo, tinatanggap naman, nakangiti naman, di ba? Buti sana kung di tinatanggap, eh na-appreciate naman. Pero kung bakit parang kulang sa mga may bahay, eh dahil may karakteristik talaga ang mga babae na gusto nila lagi silang nilalambing, pinagpapakitahan ng care, ng thoughtfulness, ng affection, ng concern. Ganyan ang mga babae. Eh, ibigay natin. Bakit ba ako kasama? Ibigay ninyo. You see, maganda na faithful ka. Maganda na responsible ka. Maganda na galante ka on particular occasion na nagbibigay ka sa maganda yun. Pero
ano ba naman yung gawin mo, yung ginagawa mo dating nung naliligo? Kasi ang mga misis, ang hinahanap ay ganun. In fact, sasabihin ko po sa inyo yun, ha, na ayon sa survey, mas piniprefer ng mga partner yung daily at consistent acts or small gestures of love and affection kesa yung bonggang-bongga na pagbibigay ng partner nila. Kasi yung daily at consistent, yun yung magbibigay ng security sa kanya eh. At yun yung magpapatatag ng samahan at pagmamahalan yung mag-asawa. Nangyayari kapag bigla kang naging sweet, nagdududa pa yung asawa mo eh, yung partner mo eh, may nagawa sigurong kasalanan nito, all of a sudden, naging sweet. Ano kaya ang kailangan nito? O, di ba? Nagdududa pa. Kasi nga, hindi mo sinanay. Sanayin mo at hindi magdududa. Makakatipid ka pa. Joke lang. Basta bukod dun sa mga binibigay ng bongga, daily, ang paramdam ng pagmamahal sa mga taong sa atin ay mahalaga. Bakit? Kasi pwedeng hindi naman araw-araw nakakaramdam tayo, nakararanas ng mabibigat na problema eh. Pero araw-araw, may mga simpleng problema na nakaka-disappoint sa tao, nakakalungkot sa tao, nakaka-discourage sa isang tao, sa taong mahal mo. Kaya araw-araw, lahat tayo, each of us, needs a daily small dosage of love. Napapawi sa mga simpleng problemang yan. Na kapag ginawa natin on a daily basis, ay parang nag-iipon na rin tayo ng pampawi sa malalaking problema na pwede mong maranasan, pwede niyang maranasan at ng buong pamilya. Nag-i-invest ka daily sa emotional bank account ninyong mag-partner, mag-ama, mag-ina, mag-kapatid, kayong mag-asawa na paghuhugutan niyo. So sana yun ang gawin natin para sa isa't isa. Na-appreciate naman din natin yung daily na pagbibigay ng Panginoon ng kanyang dose of love sa atin. Mga simpleng bagay na akala lang talaga natin simple kasi lagi nating naranasan, hindi nga natin na ipagpapasalamat, gumising tayo, humihinga tayo, wala tayong sakit, may trabaho, may negosyo, nandiyan ang mga taong mahalaga sa'yo, may nagmamahal sa'yo, may minamahal ka sa buhay mo. Ito yung laking pagkaparamdam ng Diyos ng kanyang pagkamahal sa atin. Kaya sana ma-realize natin, mahal tayo ng Panginoon. Araw-araw, siya sa atin ay naglalambing. Na sana ipagpasalamat din natin daily and consistently sa pamamagitan ng pananalangin. Na parang nag-iipon na rin tayo ng pangkontra sakaling magkaroon tayo ng mga seryosong problema. Yun ang pangahawakan natin. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat, ang sino mang laging nandiyang nagpaparamdam na ikaw ay kanyang mahal, ay siguradong pinaka hindi mawawala sa oras na pinakakailanganin mo ng taong susuporta sa iyo kapag ikay nagkaroon ng matinding problema sa buhay. Ito sana ang hilingin nating biyaya na ma-appreciate natin mula sa Diyos, ma-appreciate natin mula sa mga taong daily ay nagpaparamdam ng pagmamahal sa atin. Maging ganito rin nawa tayo sa Diyos at sa mga taong sa atin ay mahalaga. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong walang imposible sa akin. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Sapagkat mahal niya ako, alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Sapagkat anak niya ako,
Alam niya kung hanggang saan lang ang kakayanan ko kung ako'y magtatapat. Sa kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na pagpaparamdam mo sa amin ng iyong pagmamahal. Sana ibukas mo ang aming mga senses dito upang ma-appreciate namin ito nang hindi namin maisip na nawawala ka, na nakakalimutan mo kami, na pinapapayaan mo kami. Ma-appreciate namin ang buhay kami. May mga blessings nga pinapadala sa amin. We need it, O Lord. We need to appreciate it. Help us appreciate them. At sana, Panginoon, yung mga blessings na makapagpapalakas ng loob namin, manggaling din sa mga taong inaasahan namin, lalo na sa pamilya namin. Sana, kahit mga simpleng bagay lang, maramdaman namin ang suporta, pagmamahal at pag-aalala nila. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hindi ka mag-iisa. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatatandaan mo, kung daily ay nagbibigay siya ng biyaya dahil alam niyang nahihirapan ka, napapagod ka, nalulungkot ka, kung may mga simple blessings, may mga great blessings, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pababayaan ng Panginoon na maghirap kang nag-iisa, nang wala kang makukuha mula sa kanyang support. Hindi ganun ang Diyos. Kung lalapit kay Jesus, lalong-lalo na kung nagiging daan ka ng biyaya niya sa iba, lalo na sa iyong pamilya. Hindi ka nag-iisa at hindi ka mag-iisa. Lagi kang makakakuha ng biyaya sa kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo. Pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming niyahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. Ipagkalubong aming sambahin ng ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ng mga
unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, inawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niyali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo ng aming mga mahal sa buhay na ipinagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon nang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala pa. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot.
dulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, sinasabi mo rin sa amin dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo nawang lahat. At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng buko at pagkapit ko, ako'y muling binubuo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik-loob sama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha'y pumatak. Huwag namang mawala na sa Isay ang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahalapiran ang lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa mga pagkawain natin sa ating kampanaryo, para sa ating sovereignship at sa ating rectorate o tahanan ng pare, sa pagkasaayos din natin later on ng ating Chapel of Saints at Adoration Chapel. Sana po patuloy niyo po kaming tulungan. Marami pa pong kulang. Salamat po. Patuloy natin i-share ang ating mga reflections sa ating mga videos. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. May anticipated Mass, 6 p.m. this coming Saturday. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. They fell at Lasalem. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. At Lasalem. Thank you.